what's up mga katota, magandang hapon po sa inyong lahat at kumusta na this is Iboy TV. So ngayon guys, sa video na to gusto ko lang balikan yung petsa na to nung nakaraang taon. So bago yun, pasok muna natin ang ating intro. Sorry, it's DJ. I am placing the entire Mindanao of Luzon under quarantine. So yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, gusto kong balikan tong petsa na to, March 16, 2020. Kasi ito yung araw na, ito yung petsa na talagang in-enforce na yung quarantine. So yung lockdown, dito na nagsimula nung ano nung mga panahon na yon. Kami nung panahon na nga yon, nakapila pa at pinuntahan na kami ng mga barangay kasi lockdown na nga daw, isasara na yung mga daanan at wala nang papayagan lumabas. So kami habang nakapila kami nung mga panahon na yon, nag-isip din kami kung paano na kami, paano na yung hanap buhay namin at ano ang mangyayari sa amin. Pero pampalubag loob sa aming iniisip na baka saglit lang yan, mga isang linggo, dalawang linggo o isang buwan, pwede na. Pero yun nga, mali yung akala namin kasi umabot na po ng isang taon yung problema natin sa virus kasi hindi pa rin nawawala. Ngayon nga may mga bagong balita na dumadami na naman uli, so baka may possible na naman na mag-lockdown. So yun yung iniisip namin ng mga kasamahan ko last year, paano natin malalampasan tong mga yung pagsubok na to kasi ito yung bumago sa buhay ng lahat ng tao at saka sa hanap buhay, lalong lalo na sa aming mga driver. Yun nga, sa mga pangyayari na yun, sobrang apektado talaga kami nung mga pangyayari na yun na pinaralize nga tayo ng virus. Nung una, wala na kaming mga pasahero at wala na kaming masyadong kinikita. Pero tuloy pa rin kami sa aming journey. Tuloy pa rin namin yung laban namin. Balang araw, umaasa kami na malalampasan din namin yung ano to. Malalampasan din namin sa ilang panahon tong virus na to. At bilang isang driver nga, isang toda driver, ramdam yan ng mga lahat ng namamasada kasi nga ang daming nawala, yung mga empleyado, mga pasahero na empleyado, mga estudyante, mga nagagala sa mall. Basta lahat ng gumalaw na lahat ng nagtatrabaho na yun na sumasakay sa amin, wala lahat yun. Kaya yun, hanggang ngayon, lumalabang kami dandahan at itsatsaga. Pero yun nga, hindi namin susuko o walang sukuan, tuloy pa rin natin ang laban. So yun, dumaan yung mga buwan, ganun pa rin, dumaan yung mga linggo, buwan, at yun nga, isang taon na. So, anniversary na po ng lockdown ngayong March na to. Tapos, yun, yung mga panahon na, yun, ano na yun ah, parang, ano na yun eh, araw na ng parang recreation ng mga tao noon. Kami, naghahanda na kami ng ano noon, ng aming pang uniform para sa basketball kasi every summer meron kaming basketball sa Toda. So prepare na kami, nagsusulat na kami ng mga number, ng mga jersey number, tapos yun sa mga solicit, naghanda na kami para magpatahi na. Yun yung mga nawala talaga sa amin, yung enjoyment, yung leisure and pleasure, yun nawala.
unang-una nung panahon na yun, tinamaan kagad kami ng lockdown. Tapos nawala yung outing. Meron kaming outing na family, grupo, tapos iba pa yung outing ng toda namin. So, yun yung nawala talaga. Yun yung leisure at saka yung pleasure, nawala. At nawala rin yung gala-gala sa mall ng mga bata. Pagka may extra pera, mga mag-mall, kakain sa McDonald's, anyway, hindi na rin nagawa. Kasi dahil nga sa lockdown, so ang daming pinaralyze nung ano na yun, nung lockdown na yun, tsaka nung virus na to. So, dumaan yung mga buwan pa, naka-lockdown, naka-quarantine tayo sa bahay lahat. At yun, nakakalabas kami, ano lang, dalawang beses yata sa isang linggo para sa pamimili. So, lumipas pang ilang buwan, at mga panahon hanggang sa umabot niya ngayon na naka isang taon na pala yung lockdown na yun, yung declaration na may lockdown. So, hindi natin inisip na malalampasan natin yung isang taon na yun, pero nalampasan natin sa hirap at ginhawa at sa tulong na rin syempre ng Diyos dahil pinagabayan niya tayo. So, isang aral na siguro sa atin kung paano nga tayo maging matyaga, paano tayo maging masinop, at paano tayo mag-stay focus lang kahit na may mga pagsubok. So, yun lang, inano ko lang, parang nirecall ko lang yung time na yun na yun, hindi natin inisip na isang taon na kagad yun. So, papasalamat tayo na wala man yung lahat ng sinabi natin, yung hanap buhay, yung pleasure, yung galagala, yung basta lahat ng kasiyahan na meron tayo nung normal pa na buhay tayo, na wala man lahat yun. Siguro masasabi natin lahat, okay lang yun, okay lang, kasi ano pa rin tayo, hindi nawala yung pinaka-importante sa atin. Hindi tayo nawala ng buhay o hindi tayo nagkasakit na katulad nung kinatatakot ng iba. So ngayon guys, magsisimula na naman yung March. Parang may narinig na naman akong balita at may nabasa ako na ano, sa mga news na parang unti-unti na naman nagla-lockdown yung mga barangay, bayan-bayan, syudad. So ang pinaka sandata natin o weapon natin para malampasan natin ulit ito, siguro ano, wala namang ibang makakatulong sa atin kundi yung ating prayer, sa ating communication natin sa Diyos. So yun, masasabi ko, happy anniversary ba o congratulations dahil nalampasan natin ang isang taon na inano tayo, pinaralyze tayo ng virus. At ito, panibago na namang taon simula nung mag-lockdown. So pinaka the best na ano natin, stay lang tayo na focus, mag-ingat, tsaka pinaka-importante, sumunod din tayo sa mga protocols. So yun lang guys, ni-recall ko lang yung ano, yung mga panahon na nangangamba kami, nag-iisip kami, natakot kasi nga dahil nga may order na lockdown. At yun yung mga panahon na pinuntahan na kami ng mga barangay kasi gusto pa namin magbiyahe, pero yun nga, may order na lockdown. So, sinarado na yung mga tunnel, yung tunnel na maliit dyan na iadaan na namin, sinarado na. So, may mga nakalagay na rin na mga barikada sa mga lusutan, mga lagusan, mga checkpoint. So yun, parang nakakatakot na sitwasyon, pero nalampasan natin. So,
So, isang maiksing ano lang guys, isang maiksing alaala lang dun sa pangyayari na yun. So, ngayon, hanggang dito na lang ulit itong aking video. At maraming salamat sa mga nag-subscribe at tumulong sa ating channel. So, ngayon guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, pwede ka pang mag-subscribe. Subscribe mo na, Iboy TV. At pakipindot na rin yung bell para maging updated tayo sa mga videong i-upload. So hanggang sa muli, this is Iboy TV, ang inyong katoda. At nagpapaalala palagi sa atin na ingat at maging kalmado. Bye-bye!